Kinumpirma ng Palasyo na dating empleyado sa Malacañang ang abogado na bumisita sa magkapatid na Mohit at Winkle Dargani ng Pharmally Pharmaceutical Corporation na nasa kustudiya ngayon ng Senado. Ayon sa Senate Sergeant at Arms, pasado alas 12:30 nang magtungo sa Senado si Attorney Gerald Richie Valles bilang counsel ng Dargani siblings. Batay sa ilang dokumento ng Office of the President, nagtrabaho noon sa Office of the Special Assistant to the President si Valles na pinamumunuan noon ni Senator Christopher Bongo. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Richard Gordon, nang matanong daw si Valles bago pumasok ng Senado, itinanggi umano nito ang koneksyon sa Palasyo. Pero sinabi naman daw nito na mula siya sa Davao. Nang matanong anya muli bago lumabas ng Senado, doon na umano umamin si Valles pero wala na anya siya sa Palasyo mula pa Pebrero ngayong taon. Hindi raw maintindihan ni Gordon kung bakit kailangan pang itago nito ang impormasyon na nagdulot lamang anya ng mas maraming katanungan. Ayon kay Presidential Spokesperson Carlo Nograles, nagtrabaho noon sa Human Resources Management Office ng Office of the President si Valles pero nag-resign na ito Marso nitong taon. Matapos umalis sa opisina ng Pangulo, nagtrabaho rin anya sa isang opisina sa House of Representatives ang naturang abogado. Giit naman ni Senator Go, mahigit 3 taon na raw siyang hindi konektado sa mga tauhan sa Palasyo mula nang maupo bilang senador. Nabalitaan na rin anya ng senador na nagbitiw na noon sa pwesto si Valles at nakailang lipat na ng pinagtatrabahuan. Binigyang diin din ito na paulit-ulit na anya nilang sinasabi ni Pangulong Duterte na hulihin at panagutin ang mga konektado sa issues of Pharmally kung may kasalanan. Humiling na ang magkapatid na Dargani kay Gordon na mapayagan silang mabisita ng kanilang ina pati na ng kanilang 4 na abogado. Kabilang sa mga legal counsel na pinangalanan ng Dargani siblings, sina Attorney Don Capunan, Dimitri Felix at Valles. Horlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.